Always one step ahead of the game, always thinking beyond. This is Uno Premier. Introducing a game changer in the market with a potency like no other and performance unmatched. This is the highest form of oral glutathione available in the market today. This is Natura White Glutathione.
One powerful 800 milligram capsule contains 500 milligrams of Natura White Glutathione with reduced Kogens glutathione, known as a high quality and most bioavailable glutathione in the market today. 100 milligrams of collagen UC2, patented from Japan. It is a special form of collagen which is hypoallergenic and a non-irritant substance for skin lightening. 100 milligrams of sodium ascorbate, a form of ascorbic acid that acts as an antioxidant and fights free radicals that cause skin aging and darkening. And 100 milligrams tomato crystal, a patented product from Israel, infused in Natura White Glutathione that helps achieve the pinkish glow appearance of the skin. Made from the most powerful combination to help achieve that glowing youthful skin. Natura White Glutathione. Hashtag Beyond Whitening. Be privileged. Be part of Uno Premier. Okay, magandang araw po sa inyo, mga kauno. At syempre, magandang araw din po sa lahat ng naka-tune in nating mga kababayan. Ngayon po ay May 23, Sunday, 2021, alas 3 ng hapon. Tayo na naman po ay mag-aaral, uunawain natin at aalamin muli ang mahalaga sa ating mga kalusugan. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong life coach at nutritionist, Jericho Mendoza. No? Sumaati nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Gabayan niya nawa tayo sa lahat ng ating mga pag-uusapan at maging kapakipakinabang ito sa ating buhay araw-araw. Muli mga kauno, ito po ang inyong lingkod, ang inyong life coach at nutritionist. Ngayon ay ating pag-uusapan muna bago tayo dumako sa ating intensive food supplement orientation. At the same time, mamaya po meron tayong product demo ng ating Ultima C. Pero bago yan, ipaglilingkod ko muna po ang nabuksan nating topic. Mga sintomas ng sakit, iba't ibang sintomas ng mga sakit na dapat po ito ay maiwasan natin. Mga kababayan, mamaya na ho ako mag-greet ng mga nanonood. Ituloy-tuloy na po muna natin ito para at least mas marami ho tayong matutunan. No? Ano ba ang kadalasang sintomas ng sakit? Ilistan nyo ho. Marami ho nagtatanong tungkol dito para at least maliwanagan natin once and for all isang araw ngayon, Sunday, ano-ano ba ang mga sintomas ng sakit? Una, pag kayo po ay laging naiinitan at pinapawisan, madalas kumakabog ang inyong dibdib. Ito ho ang pinakapangunahing sintomas ng goiter o kaya yung tinatawag nating hyperthyroidism. Kailangan po maipacheck yan. I-check ho natin ang thyroid para ho maagapan ito. Medyo delikado po kapag pinabayaan. Yung mga bukol ho sa katawan, normally marami nagtatanong sa akin tungkol sa iba't ibang klase ng bukol. Karamihan ho ng bukol sa katawan, ito ho ay dahil sa lymphoma, no? O kaya tabang bukol, yung mga bukol na nanigas na taba. No? Hindi naman ito masyadong delikado pag taba lang ito. Pero posible din na may masasamang bukol. No? Halimbawa, yung bukol sa breast na pwede hong maging cancer sa kababaihan. Ganon din po yung bukol sa thyroid, yung sa gilid ng leeg. Maaaring kulani ito dulot ng impeksyon o tuberculosis sa baga. Kaya maganda ipasuri ito para malaman ang status ng bukol. Inuulit ko, importanteng maipasuri kasi dalawang klase ho yung bukol. Merong delikado at merong hindi delikado. Yung hindi delikado, yun yung taba lamang. Pero yung iba, lymphoma. No? Kapag kayo po ay namamayat, kahit anong pamamayat na walang dahilan, dapat maimbestigahan. Halimbawa, hindi ka naman nagda-diet. No? Wala ka naman planong mag-diet, pero tuloy-tuloy ang pamamayat mo. Kapag pumayat ho kayo ng 10 pounds at hindi naman kayo nagje-dieta, kaibigan, magpa-check up ka na kasi hindi ho normal yan. I hope naintindihan niyo po ako. Ang iba pang sintomas ng pagbaba ng resistensya ay yung madalas na pamumutla, panghihina ng katawan, yung hinang-hina ka, yung wala ka namang ginagawa pero mahinang-mahina ka. No, gusto mo palaging nakahiga, gusto mo palagi ka lang nakapahinga. Guys, yan po ay very alarming. Kailangan nung mapacheck natin yan. Makatutulong po dito ang balancing pagkain. Lagi ko naman nung sinasabi yan, kailangan prutas, gulay, sariwang isda. Ang karne isang beses lamang isang linggo, mabuti na yon.
Inom tayo ng tubig palagi, 8 to 10 glasses of water every day para po talagang hindi kayo nadidehydrate. Kasi isa rin ho yan sa pinanggagalingan kung bakit madalas masakit ang ulo pagkakulang ho kayo sa tubig. Balancing pagkain, inuulit ko, gulay, prutas, sariwang isda, sariwang prutas, no? Mga umiwas tayo sa pagkaing mamantika, umiwas ho tayo sa pagkaing fast food. Bakit? Kasi nakapagpapababa po ito ng inyong resistensya. Importante rin na makapag-exercise kayo at least 30 minutes every day sa loob ng isang linggo mga 5 beses. At syempre, malaking bagay ang food supplement. Ano ba ang food supplement combination? Yung practical na kombinasyon para makaiwas ho tayo sa mga nabanggit kong sintomas. Para maiwasan ho natin yung mga nabanggit kong mga pwede ninyong maramdaman. Ano-ano yan? Number one, Santi 8 berries, kahit po isa lang sa umaga. Ano ho ito eh? Prevention, kaya medyo matipid. Huwag nyo na ho intayin makaranas kayo ng mga sintomas bago kayo mag-take ng mga produktong babanggitin ko. Kasi minsan dinadagdagan ko yung pag-take nito kasi depende na ho sa nararanasan. Pero kung kayo naman po eh, sa ngayon wala pa naman kayong nararanasan na sinabi kong mga symptoms, isang beses po ng Santi 8 berry sa umaga, malaking bagay po ito. No? Pro-cardio, isang beses sa gabi. Take ho kayo niyan para ho sa magandang blood circulation, maganda yan sa heart ng maganda yan sa muscle ng heart, maganda yan sa ugat, maganda yan sa prevention ng aneurysm, maganda yan sa heart rate, maganda yan sa blood pressure. Sobrang ganda ho ng pro-cardio, at the same time nakakatulog ho kayo ng mahimbing. So dalawa, Santi 8 berries isa sa umaga, super antioxidant, anti-infection ho yan, maganda yan sa mga infection, pro-cardio for blood circulation, for our heart. Grape seed 3 times a day. Bioflavonoids, no? Maganda yan sa mga tao po na medyo madalas ng manasin, yung o kaya medyo nahihirapan na andaloy ng dugo sa bandang binte. So nagbigay ho tayo ng pro-cardio 3 beses maghapon. At 3 beses po maghapon na virgin coconut oil. Mga kauno, mga kababayan, 4 na produkto, mga practical ito sa lahat po ng nakikinig ngayon, no? Naghahanap po kayo para lumakas ang inyong resistensya, para maiwasan ho natin ang mga sintomas na binanggit ko, yung pamamayat na walang dahilan, yung pagkakaroon mo ng feeling mo merong kang cyst na hindi mo naman alam kung ito ba ay delikado o hindi. May lymphoma kasi tsaka may taba na cyst eh, no? At the same time, kung medyo na nahihirapan na kayong lumunok, medyo nakikita nyo lumalapad ang inyong leeg, medyo namamaga. Kapag ito ay nararanasan ninyo, naiinitan kayo, pinapawisan, pero hindi naman mainit ang panahon, halimbawa, sumasakit ang dibdib, kumakabog, nagkakaroon kayo ng parang palpitation. Mga kaibigan, mga kauno, para po maiwasan natin ito, again, mag-food supplement kayo, tapos sariwang gulay at sariwang prutas. Sa food supplement, uulitin ko mga kababayan, ang food supplement, una, Santi 8 berries. No, importante yung ang Santi 8 berries, at least isa po sa umaga, pro-cardio isa sa gabi, grape seed 3 beses maghapon, and virgin coconut oil. Alam naman natin ang virgin coconut oil ay antiviral, antifungal, antiparasitic, may properties siyang ganon. Even nga COVID-19 na lalabanan niya, no? Nagkakaroon ho ito ng panangga para hindi ho kayo basta-basta lalala kung nakapitan na kayo ng COVID-19. Napatunayan na po yan ang ating mga espesyalista na ang mga may COVID-19 na pasyente, kapag nagte-take ng virgin coconut oil, kahit paano bumibilis ang kanilang recovery, mga kababayan. Kaya again, mahalaga po ito. Napaka-practical ng aking itinuro ngayong araw na ito. Napaka-tipid para makaiwas ho tayo sa iba't ibang klase ng sakit. Nadulot ho ito ng lifestyle, dulot ng walang disiplina sa pagkain, dulot ho ito ng mga kung ano-anong bagay. Kaya mga kauno, sana po ay napakinggan niyo po ang aking ipinaglingkod ngayong araw na ito. At para ho sa pagpapatuloy natin, para po sa atin pong ginagawang food supplement orientation every Sunday, para ituloy po ito, ipapakita ko na ho sa inyo ang ating share screen, no? Para makapag-aral na ho tayo ng tuloy-tuloy, mga kababayan, no? Ito na. Ayan na. Okay. Siyempre, uno, kumpanya na may complete total wellness solution for our life. Tayo naman ay naghahangad ng malusog na isip, malusog na katawan, at masaganang kabuhayan.
Yan ho yung tatlo na gusto nating ipaglaban araw-araw. Kaya ka nagpapakabuti sa paghahanap buhay. Pinagbubutihan mo araw-araw ang pakikipagsapalaran mo. Kasi syempre gusto nating maka-attain ng malusog na kaisipan, katawan at kinabukasan. Bakit? Meron kasi tayong mga pangarap. Pangarap na gusto nating matupad. Pangarap na gusto nating matamo ng ating buong pamilya. Kaya lang sa pagtupad ng pangarap, alam naman natin na unang-una kailangan ng disiplina. Tamang sistema, aksyon, pagpapasya, dedication, kailangan ho yan. At sa pagkuha mo ng pangarap mo, may limang bagay na dapat tuloy-tuloy ang development nito. Lima, mga kababayan. Lima ang regalo sa atin ng Panginoon para pagyamanin natin to, para mas makagawa tayo ng mabuti sa kapwa, para mas makagawa tayo ng mabuti sa ating buhay. Alin yan? Yung healthy mind, healthy body, healthy society, healthy family, and healthy finances. Those are the five major endeavor in life na pag pinagyaman mo, makikita mo mas marami kang pwedeng magawang mabuti sa kapwa. No, hindi naman para kumita lang eh. No, siyempre gusto natin kumita, gusto natin magkaroon ng magandang finances. Pero siyempre ang layunin natin para kaya natin gustong kumita ng maganda, makagawa ng mas mabuti sa kapwa. Yun po yung akin pong gustong i-insist sa ating lahat, no? But ang pag-uusap po ng kalusugan, mga kababayan, ito ho ay malawak. Kailangan ho ito ng disiplina. Kung papansin ninyo, healthy and successful people, they exert discipline. Lalong-lalo na sa shape na nakikita nyo. Lalong-lalo na ho dyan sa pang-araw-araw nating obligasyon. Meron ho tayong everyday obligation to maintain our health, no? Number one, yung proper sleep. At least 8 hours a day. Importante ho yan para magkaroon tayo ng magandang immune system, mapahinga ho kayo ng maayos. Kasi pag ang katawan natin po ay napapahinga ng maayos, mas nakaka-attain ho tayo ng magandang kalusugan. At syempre, napakahalaga na dapat hindi po tayo nawawala ng tubig araw-araw, 8 to 10 glasses of water. Minsan nga, ang nire-recommend ako hanggang 12 baso. Depende ho yan kung ano eh. Depende ho sa sitwasyon. But majority, 8 to 10 glasses is okay na po yan. Why? Kasi tumutulong yan para sa ating body temperature. Tumutulong yan para sa nutrient absorption. Tumutulong yan para sa magandang oxygenation ng ating katawan and repair. Mahalaga pala ang tubig at mahalaga ang tamang pahinga. Huwag ho natin kalimutan yon. Kasi lalo lang ho kayong hindi magiging productive pagkakulang sa pahinga. Pagkulang naman sa tubig, marami kayong mararamdaman kung ano-ano. Magsisimula yan, sakit ng ulo, migraine, vertigo, alta presyon. Minsan, pag sobrang init, heat stroke pa. Eh ngayon ho, maraming nababalita na nahi-heat stroke. No? At the same time, sumasabay pa ho ang air pollution. Air, kailangan talaga tayo ay paminsan-minsan o madalas pala, ibig sabihin, nakakalanghap talaga ng sariwang hangin. Bagaman, wala na ho tayong masyadong control dyan sa paglanghap ng sariwang hangin. Kasi nga, masyado na hong naabuso ang paligid sa sobrang dami ng sasakyan, sa sobrang dami ng pabrika na pinanggagali o sumasabay pa ang usok ng sigarilyo, talaga namang nadadamage na ho ang ating, kumbaga, sobrang dumi na ng hangin sa Pilipinas, especially dito sa ati sa NCR, dyan sa Metro Manila. Natala nga ho tayo, di ba, na pangatlo sa pinakamaruming hangin sa buong mundo nung mga nakaraan taon. Kaya dapat ako po ay mag-advise sa inyo ng proper nutrition. Why? Para makalaban ang ating katawan. Proper nutrition, sariwang maintain ng magandang metabolism, nakapagbibigay pa nga ho yan nung tinatawag natin na kumbaga, well anyway, sandali lang po, ano, IT, okay pa ba tayo sa internet? Pero okay na ngayon? Okay na?
Okay. Sorry po mga kababayan, nagkakaroon lang ho ng fluctuation itong ating internet, no? Although okay na po ngayon, ano? Ngayon ang tanong, no, bukod dun sa shape, ang tanong, no? Why do we need food supplement and nutrition? Bakit ba natin kailangan ng supplement and nutrition? Ano ba ang naitutulong nito? Ano ba ang mga bagay na naibibigay niyang magandang bagay ng food supplement and nutrition? Kasi nabanggit ko kanina, prutas at gulay, tamang tulog, tamang pahinga, tamang exercise. E kinakailangan ho, magkaroon din tayo ng balancing nutrition sa pamamagitan ng support ng food supplement. Ipapaliwanag ko lang, food supplement. Pagkaing sumusuport, pagkaing kumukumpleto ng pangangailangan ng katawan to avoid toxin overload. Para magkaroon tayo ng balanse na nutrisyon, hindi nagkakaroon ng nutritional deficiency. Na pag yan dalawa na yan ay nananaig sa katawan, nutritional deficiency, toxin overload, mga kababayan, yan ang dahilan kung bakit mahina ang immune system. At sumasabay pa ang napakarami nating alalahanin. Hindi naman ho natin maitatanggi na sa panahon natin ngayon, eh talaga naman pong napakaraming pwedeng maging alalahanin. Emergency, no? Ito lang COVID-19, araw-araw, hindi ho tayo tinatantanan ng alalahanin. Every time na makalalabas ka ng bahay, nag-aalala ka. Meron takot sa inyong kaisipan na paglalabas ka ng bahay, talagang doble ang ingat mo, na hindi katulad nung araw na anytime pwede kang lumabas. Ngayon, hindi ho talaga, marami kang dapat ikonsidera. Pag-uwi mo, ang dami-dami mong gagawin. Ano? Pag-uwi mo, hindi ka basta-basta papasok ng bahay mo. Ibig sabihin po, napakarami hong alalahanin ngayon. Pero huwag kayong pumayag na hilahin tayo pababa ng ating mga alalahanin. No? Basta tayo po ay manalig sa Panginoon, gawin natin ang nararapat, lagyan natin ng disiplina, at kumain tayo ng antioxidants. Ang food supplement po kasi is antioxidants. No, nagbibigay yan ng support sa kidneys, sa lungs, sa liver, immune system, defense mechanism. Yan, nakikita niyo po mga kababayan. Yan ho mismo ang trabaho ng antioxidants. Na yan mismo ang trabaho ng ating mga produkto. Ang mga produkto natin na makikita niyo mamaya, concentrated source ng lahat ng kailangan mo, pangunahin na po dyan ang antioxidants. Vitamina, mineral, fiber, na nagbibigay sa atin ng support sa ating pangangatawan, mga kababayan. No? At ito ay pinatutunayan naman ng ating gobyerno. Ang mga produkto natin ay sinasabi palagi natin na concentrated source o pinanggagalingan ng lahat ng kailangan mo. Pinanggagalingan ho ito ng nutrition, vitamina, mineral, fiber, na hindi lamang po ako nagsasabi. Ito po ay sinasabi rin ng ating FDA, Food and Drug Administration. Awarded ho tayo ng super brand na sinasabi nila na ang produkto natin ay katiwa-tiwala, proven and effective. Ang ating mga kapatid na Muslim, sila po ay hindi basta-basta gumagamit ng produktong walang halal certification. Sabihin, itong pangunahing tatlo na to ay aprobado ho tayo nila. At the same time, tayo po ay na-feature sa Philippine Pharmaceutical Directory. Ang isang libro na ginagamit ho ng mga health professional, dyan ho sila tumitingin. Ano ba ang mga products na pwede ho nating i-recommenda sa publiko? Ano ba yung mga products na pwede nating i-recommend sa mga tao po na naghahanap o gusto ng malakas na resistensya? Dyan safe ho ang ating mga produkto. At ngayon, mga kababayan, para ipaglingkod sa inyo, gaya ng sinabi ko kanina sa opening natin, paano ba natin mapapangalagaan ang ating katawan para makaiwas sa kung ano-anong sintomas o makaiwas tayo sa kung ano-anong klase ng sakit, pangunahin na po dyan ang COVID-19? Marami ho tayong kalaban, gastritis, cardiovascular disease, cancer, rheuma, uric acid, no? Diabetes. Eh malaking tulong ho ang paglilinis ng internal organs, no? Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon. Bakit mo lilinisin ang mga internal organs mo? Para lumakas ang resistensya mo. Pakatandaan ho natin mga kababayan, ang pagkain ng sapat, tamang disiplina, tamang kombinasyon ng food supplement, nakatutulong ho ito upang labanan natin ang iba't ibang klase ng sakit. At ito ho akin hong ipaglilingkod sa inyo. Itong ating mga products na apat na combine yung ating cleansing. Pero bago yan, bago tayo magtuloy-tuloy mga kababayan, para wala na ho tayong
maging problema mamaya, dire-diretso na ang ating presentation. Gusto ko muna hong ipakita sa inyo ang ilang mga paalala. May mga product video ho tayo na inyo po dapat mapanood bago ho natin isa-isahin ang pagpapaliwanag ng ating cleansing set. O sige po, DJ, take it away! Okay, eto na naman po mga kababayan, nagbabalik ang inyong lingkod, ang inyong life coach at nutritionist. Inyo pong natunghayan ang ilang mga produkto, product video na makatutulong po sa atin para matuto pa tayo ng tuloy-tuloy. Napanood nyo ho ang ating virgin coconut oil, napanood nyo rin ang ating max out mga kababayan. No? Nakita nyo ho kung gaano kaganda, mga short video ho yan na ginamit natin para ho sa consumption nyo, para pag may nagtatanong sa inyo. Madalas kasi may mga nagtatanong, ang gusto nilang sagot, may iksing sagot lang, wala silang panahon manood ng mahahabang video, no? Alam nyo naman ngayon, lahat halos ng tao nagmamadali, kaya nagproduce tayo ng mga video, ng mga, may mga brief explanation, para at least kahit paano, ay maintindihan nila kung gaano kaganda ang ating mga produkto. At sa pagpapatuloy po ng ating discussion regarding sa pagkakaroon ng magandang resistensya, para mapangalagaan ho natin ang ating immune system bago ko i-demo ang ating ultimacy, syempre mahalaga po pag lumalabas kayo ng bahay na pupunta kayo ng grocery, palengke, or may mga mahalagang bagay kayong lalakarin sa labas, importante ho, huwag kayong makakalimot magbao ng MaxiClean, no? MaxiClean 70% ethyl alcohol. Tumutulong ho ito para manatili ho tayong safe. Maglagay lamang ho tayo sa maliit na botelya na pwede nyong ispray sa inyong kamay. Halimbawa, nasa labas kayo ng bahay, wala ho kayong pagkakataon na maghugas ng kamay. Meron ho tayong max out, MaxiClean na 70% ethyl alcohol na ito po ay proteksyon ng ating buong pamilya. Hindi mo naman dadalhin tong isang litro na to. Pwede kang maglagay sa isang maliit na bote. Ito ho, naiiwan sa inyong loob ng bahay nyo para proteksyon ng buong pamilya. At hindi lamang po ito. Siyempre, paglalabas ka ng bahay, dapat meron kang, una, mahalaga to. Alin? Ito na. Premium Defense Copper Mask. Tumutulong ho ito, no? Para patayin 99.9% ang germs. Ito ho, nagpe-prevent more than 99% ng mga pwede nating ma-inhale na germs. High quality, functional, na easy to maintain, no? Maganda ho ito, easy breathing and black droplets capabilities created by ergonomic design. Napakaganda ho nito. Napakasarap gamitin. Kagaya nung isang araw, lumabas ho ako ng bahay, ginamit ko ho ito, no? Na para kang hindi nakamask, parang wala kang suot. Napaka-light, napaka-komportable, napakasarap huminga. Hindi ho kagaya ng ibang mga mask na parang hirap na hirap kang huminga. Ito ho, napakaluwag, napakaginhawa. Kaya dapat wala, di, dapat lagi kayong meron nito ang buong pamilya ninyo. At syempre, mahalaga po ang vitamin C. Napakahalaga po ng Ultima C. Ito yon mga kababayan. Sodium ascorbate vitamin C. 100% alkaline, alkaline base. No, 7.2 to 7.8 potential hydrogen. Pwede ho ito sa kahit walang laman ng sikmura, hindi ho naiirita ang inyong sikmura. Napakaganda ho nito, dalawa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi. Tumutulong ho ito para mabigyan kayo ng driver ng nutrients.
Mas maganda po ang function ng vitamin A hanggang zinc with the presence of vitamin C. At atin naman pong naririnig palagi sa TV, sa internet, sa kung saan mang platform, nakikita ninyo na nire-recommenda ho even World Health Organization, WHO. Nagre-recommenda ho sila na dapat meron tayong regular intake ng vitamin C every day. No, wala naman kayong dapat ipag-alala. Ang ating vitamin C is FDA approved. Nakalagay po ito sa Philippine Pharmaceutical Directory. Nire-recommend po ito ng nabigyan ho tayo ng halal certification ng ating mga kapatid na Muslim. At ito po ay awarded ng super brand na sinasabi na very effective, proven, at katiwa-tiwalang mga produkto. Para ipakita sa inyo, ano ba ang nagagawa ng Ultima C? Ito ho, meron ako ditong isang blister pack ng Ultima C, no? Kukuha po ako ng isa, no? Pag binuksan niya yan, yan, napakadali lang buksan, no? Ngayon, paano ba 'to nakakatulong? Ano ba ang naitutulong ng Ultima C sa atin? Ano ba ang malaking bagay na pwedeng maitulong nito? Ang Ultima C, again, energizer. Maganda 'to sa mga may acidity. Maganda 'to sa mga mahina ang katawan. Immune system booster. Protection ho ito sa virus o bacteria o germs na kumakalat sa paligid natin. At ito ho ay nagtutulong para mag-eliminate ng toxin. Para patunayan niya, parang ganito. Ito ho, mga kababayan. Ayan, siguro nakikita nyo. Ayan. Meron ho tayo dito. So, tataasan ko pa. No, tataasan ko pa yung patunga nitong ating Ultima C. Ayan. Okay. Tinaasan ko pa. Yun. Yung kita na. Yan na, mga kababayan. Okay. Yan po, nakakakita kayo ngayon ng isang baso na may laman tubig. Ito, panghalo ko lang ho ito mamaya para makita nyo kung paano nag-aabsorb ang ating Ultima. No? Ngayon, yung baso nangangahulugan na yan ang katawan mo. Yung tubig na malinis, yan ho yung system. Pagbata pa ho tayo, no, bata ka pa, bagong panganak ka, malinis pa sistema mo. Kaya nga ang sanggol, makikita nyo pag dumudumi yan, wala namang amoy. Pero habang tayo po ay nagkakaedad, ang dumi ho natin, iba-iba na kulay, iba-iba na amoy, depende ho sa kinakain. Ibig sabihin, yung pagkain, may preservative yan eh. Taba ng talangka, taba ng baboy, taba ng manok, no? Prito, mantika, instant food, processed meat, no? Longganisa, tapa, no? Mga instant food, hotdog, ham. Masasarap yung mga yan, pero ang point ko dapat, pinoprotektahan nyo ang inyong katawan. Kasi yung mga pagkain na ganyan, yan po ay napakaraming tinatawag nating preservative, mga kababayan. Kaya kinakailangan atin pong puprotektahan ang ating katawan. Bakit? Araw-araw nakaka-absorb tayo ng dumi o toxin galing ng pagkain. Kaya nga more or less, sabi ng mga scientifico, mga 80% ng pinanggagalingan ng sakit ng tao nang gagaling ho yan sa kinakain. Trans fat, preservative, alat, matamis. Ibig sabihin, ang atin hong katawan, nagkakaroon ho ng dumi. Ano ba itong nilagay ko na to? Ito ho ay nire-represent niya yung toxin. Ang tawag ho dito ay povidone iodine na yan, ginagamit ho yan sa sugat, no? Para hindi ho mabulok yung sugat, no? Parang asin, nilalagay ho natin sa karne para hindi mabulok ang karne. Kaya lang, yung mga preservative na kagaya niya, pag humalo ho sa katawan niya, makikita ninyo, ayan ha, dumudumi na. Makita nyo, nagkaka-constipation ka na. Gastritis, uric acid, rheuma, cardiovascular disease, gastritis, no? Ulcer, cancer, cardiovascular disease, diabetes. Mga sakit po na nakuha natin because of lifestyle. Ngayon, pagka ho nakakaranas na kayo ng mga kung ano-anong sintomas, nakakaranas na kayo ng pagsusuka, nakakaranas na kayo ng pagtatae o constipation, pananakit ng kasukasuan, alam nyo ba, yung Ultima C, yung vitamin C natin, bubuksan natin to, no? Buksan ko to, no? Yung capsule ng Ultima, iuusad ko lang ho yung mic natin. Yan. Bubuksan ko to, tapos ilalagay ko ho dito, makikita nyo, ibubudbud ko dyan. Yan. Yan, binubud ko ho lahat. Yan, binubudbud ko. Yan. Ang inom ho nitong Ultima C, dalawa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi. Pag nagte-take ho kayo niyan, mga kababayan, no, tine-take niyo yan, makikita niyo, oh, unti-unti po. Ina-absorb ng Ultima C yung toxin sa katawan, ine-expel niya.
Kaya makikita niyo yan, lalabas ang plema mo, mag-iihi ka, madudumi ka ng marami. Bakit? Kasi yung toxin po, inabsorb niya. At pansinin niyo, wala akong harina yan. No, nandiyan sa camera, nakikita niyo, no? Walang harina, walang vapor, walang kung ano-anong halo. 100% pure and natural. At kapag kayo po ay protektado na ng Ultima C, no? Protektado na kayo ng Ultima, halimbawa, nakakain ka ng hotdog. Nakakain ka na naman ng hotdog, ng longganisa, ng tapa, nakakain ka na naman ng corned beef, kumain ka na naman ng pagkain, maraming toxin, no? Eh, ang mabuting balita ho, mga kababayan, protektado ka na, no? Kaya kung araw-araw ho kayo nagba-vitamin C, hindi ho natin maiwasan, nakalanghap ka ng usok ng sigarilyo, nakainom ka ng tubig na acidic, nakainom ka ng acidic drink, nakainom ka ng soft drinks, no? Nakakain ka ng taba ng baboy, taba ng baka, taba ng manok, balat ng manok, ang tendency hindi na ho basta-basta yan umiepekto sa inyo. Anong ibig ko sabihin, mga kababayan, bakit ko pinakikita sa inyo yung demo na yan? Para makita nyo lang yung talagang magandang purpose and function ng Ultima C. Kasi ang Ultima C, mga kababayan, ang vitamin C, gaya ng ibabalik ko yung share screen sa inyo, no? Gaya ng ibabalik ko na to. Ayan na. Okay. Ang Ultima C ay kasama po doon sa protection. Malaking tulong to upang luminis ang ating internal organs, mag-function ng maayos at lumakas ang ating resistensya. Nakatutulong yan upang labanan ang iba't ibang klase ng sakit. Kung titignan nyo sa inyong screen, kasama dyan ang Ultima C. Driver of the nutrients, boost immunity, and repair tissues. At ano pa ang kasama ng Ultima C? No? Nandiyan, nakikita nyo ho dyan yung zinc with vitamin D. Pagka nagtitake kayo ng Ultima C, dalawa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi, mabuti may kasabay ho na dalawang beses maghapon na zinc with vitamin D. Bukod po kasi sa support na binibigay ng Ultima, ang zinc with vitamin D nagpapalakas ng good cells, no, para lumaban sa na-develop na bad cells sa katawan. Proper combination yan, zinc and vitamin D. Nakatutulong yan sa magandang function ng ating liver, ng gallbladder, ng pancreas, ng spleen, ng ating kidneys. Maraming sakit po ang pwedeng matulungan nito, no? At meron ho itong prebiotic at probiotic na mabuti sa ating digestive system. Ibig sabihin, kombinasyon, no? Sa tulong ng Ultima at sa tulong ng zinc with vitamin D, malaking bagay para makalaban tayo sa iba't ibang klaseng suliranin ng pagkakaroon ng sakit, no? At ang isa pa, hindi naman ho ako lang ang nagsasabi nito. Alam naman natin na nire-recommenda rin ho ito ng WHO, ng Department of Health. Inaral po nila yan eh. Alin yan? Yung virgin coconut oil. Mayaman sa healthy fatty acid para sa mga taong may sakit sa puso. Tumutulong ho ito para ma-reduce ang risk ng heart attack. Tumutulong to para magkaroon tayo ng good cholesterol. May antiviral and antibacterial properties, no? Meron ho itong tulong para ma-reduce din natin ang ating appetite kung nagpapapayat ka. Malaking tulong dun ho ito para sa mga bata nating anak kung sila po ay merong epilepsy. Tatlong beses po nito maghapon. Again, antiviral, antibacterial, antiparasitic properties, 3 times a day. Malaking bagay ho yan. Eh alam naman natin, noon pa, hindi pa man lumilitaw yung mga COVID-19, hindi pa man lumilitaw ang iba't ibang klaseng mga virus sa paligid natin. Yan naman po ay natural, no? Kaya nga ang tawag ng iba dyan, miracle fruit. No? Miracle fruit ang tawag ng iba dyan. Alin yan? Yung niyog, no, yung buko, kasi napakarami niya hong benefit, lalo na ho yung virgin coconut oil. 3 times every day, napakatipid na protection ho, no, kumbaga walang overdose, walang underdose, walang contraindication, very very natural. At kailangan din ho natin syempre ng superfood. Ano yung superfood? Yung crypto organic for overall health, nagpi-prevent ng nutrient deficiency. Very rich in lysine, no? Very rich in lysine na lumalaban sa anxiety, sa stress. Why? Nakapagpapababa ho ito ng cortisol level, yung stress hormone na pwede hong masira ang inyong mga internal organ pag tumataas ang cortisol level.
Mabuti rin ho ito sa diabetes. Mabuti rin yan sa mga may infeksyon. Kasi may B-complex ho yan na support para ma-improve ang RBC o red blood cells. Meron siyang taurine na sumusupport para maging maganda ang level ng platelets. May vitamin A para maging malinaw ang ating mga mata. Napakaganda po ng crypto, apat sa umaga, apat sa tanghali, at apat sa gabi. At yung dinemo ko kanina, yung Ultima C, na sinasabi ko sa inyo na not all vitamin C are created equal. Mga kababayan, no? Pinakita ko sa inyo kung paano nagwo-work ang ating Ultima. Nakita nyo na napakalaki po ang naitutulong nito. Uulitin ko lang for the review. Sodium ascorbate, alkaline base, 100% pure and natural. Mabilis ma-dissolve sa katawan. Nag-i-stay ng matagal, 12 to 14 hours sa ating katawan. Nag-neutralize ng acidity. Hindi po nakakairita sa ating stomach. At maganda ang kanyang potential hydrogen, yung 7.2 potential hydrogen. Napakaganda niyan. Kung ikukumpara ho natin yan sa leading brand na okay din naman, pero mas malaki po ang matitipid ninyo pag ang ginagamit nyo po ay Ultima C, mga kababayan. No? So ano yung pinakita ko? Apat ho yun, uulitin ko. No? Ultima C, Crypto Organic, Virgin Coconut Oil, no? And Zinc with Vitamin D. Yun ang aking ipinaglingkod, no? At the same time, mga kauno, kanina nabanggit ko sa inyo, stop share ko lang ho ito, no? Para at least ma-review ko lang ho yung pinag-usapan natin kanina. Yung regarding po doon sa ating yan, okay. Ito pong ating pinag-uusapan kanina sa pagpapalakas ng resistensya. So meron naman tayo para maiwasan din yung ilang simptomas ng sakit. Kagaya halimbawa ng Santate berries, isa sa umaga, Procardio, isa sa gabi, Grapeseed, 3 times a day, and Virgin Coconut Oil, 3 beses maghapon. So meron ho ako mga ipinaglilingkod sa inyo mga kababayan ng iba't ibang klase ng protocol, iba't ibang klase ng mga support sa katawan. Para pwede ho kayo mamili ano ba yung angkop sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay, mga kababayan. Pero ito hong cleansing natin, matagal ko na ho itong i-discuss. No? Napakatagal na. Buhat ho nung nagsimula yung COVID-19 last year, gumawa na ako ng combination ng product para sa ating mga nakatatandang kapamilya, sa mga kapamilya nating may mga sakit na. Ito ho, yung Ultima, Zinc with Vitamin D, Crypto Organic, and Virgin Coconut Oil. Yan ho, maganda hong kombinasyon yan. At doon naman sa ating mga kababayan na prevention, meaning ng prevention, yung wala pa namang mga sakit, may mga murang produkto tayo, may mga affordable products tayo, kagaya ng combination ng Santate, isa sa umaga, Procardio, isa sa gabi, Grapeseed, 3 times a day, Virgin Coconut Oil, 3 beses maghapon, para po maiwasan natin ang kung ano-anong sintomas ng mga sakit. So yan po ang pinaglingkod natin sa Total Wellness Solution. At ang ipinaglingkod natin doon sa cleansing set naman. Kanina nakita nyo, dinemo ko pa yung Ultima C. So yun mga kababayan. At ngayon naman, syempre may oras pa tayo. May panahon tayo ngayon para sumagot naman ng ilang mga katanungan ng ating taga-subaybay. Importante ho kasi to eh, para at least no, kumbaga direct, nabibigyan ho natin ng sa abot po ng ating makakaya, nakapagbibigay po tayo ng ilang mga sagot kung meron man ho kayong mga suliranin. Ngayon mga kababayan, pwede na ho tayong mag-send ng inyong question, no, para po masagot natin, no. Nag-discuss na ho tayo ng cleansing, nakapag-discuss na ho tayo ano ba ang magaganda para doon sa mga sintomas ng sakit. Ngayon, kung meron ho kayong mga katanungan, mga kababayan, pwede na ho nating sagutin isa-isa, mga kauno, no? Kagaya nito, si Teresita Kabigting. Paano po malalaman kapag tumataas ang cortisol level? No, yan, maganda yung tanong niya. Ano ba yung cortisol level? Ang cortisol po, ito ho yung stress hormone, no? Kapag tumataas po ang stress hormone sa katawan, nasisira po ang mga internal organ. Makikita mo yan, Teresita, yung nagkakaroon ka ng fluctuate ng blood pressure, nagpa-fluctuate ang blood sugar mo, namumutla ka, nangihina ka, nagsusuka ka, nag-LBM ka. Marami kang mararanasang mga iba't iba halos araw-araw. Wala kang ganang kumain,
no? Ang pinakamaganda diyan sa support, yung crypto organic natin. Meron siyang lysine. Lysine na tumutulong sa katawan upang mapababa natin yung cortisol level. Ah, Teresita Kabigting, ang pag-take ng crypto organic, 4 a.m, 4 p.m, at 4 p.m. Inuulit ko, mayaman yan sa lysine para mapababa natin yung cortisol level. No? Ang cortisol, stress hormone, sumisira ng internal organ. Mapapansin mo yan pag nadadamage ang internal organ mo. Namumutla ka, no? Nanghihina ka, nagsusuka, nage-LBM, tumataas ang blood pressure mo. Yun ang mga mapapansin mo, lalo na yung mawawalan ka ng ganang kumain. Makikita nyo, pumapayat kayo ng walang dahilan. Hindi naman kayo nagpapapayat pero namamayat kayo, namumutla, nagkakaroon kayo ng eye bag. Mapapansin niyo 'yan, no? Mangungulubot ang balat mo. Yan, napakarami hong mapapansin kayo sa katawan niyo nakakaiba pag ang inyong cortisol level ay tumataas. Yan ang sagot ko sa iyo, Miss Teresita Kabigting. Mula naman kay Teresita Kabigting, no? Puntahan naman natin yung isa pa. Ito, may nagtatanong dito, si Digna Zelda Hupana, no? Coach, good morning po. Sabi niya, ano po ba ang tamang inumin ng babaeng edad 79 na ang baga po ay nababaluta ng plema? Salamat po. Una, Digna, makinig kang mabuti. Medyo maselan yung tanong mo. Unang-una, kailangan nating ipacheck yan sa pulmonologist. Kasi unang-una, may edad siya. Tapos nasabi mo dito na nababaluta ng plema ang kanyang baga. Importante yan na mabigyan agad ng karampatang lunas ng pulmonologist. Punta na tayo sa espesyalista, no? Importante mabigyan siya ng magandang program. At the same time, Digna, wag mo namang ipagkait sa kanya yung cleansing. 'Di ba? Lagi kong sinasabi, Digna, dito sa ating Uno Live, gumawa tayo ng perfect combination ng mga produkto para lumakas ang lungs, ang liver, ang kidneys, ang heart, immune system. No, ibig ko sabihin, no. Digna, no, yung 79 years old, nagme-medication yan dapat. Matignan dapat ng espesyalista. Tapos bigyan mo na ng crypto organic, 4 a.m, tanghali at gabi. Ultimacy 211. No? Zinc with vitamin D 2 times a day. And virgin coconut oil 3 beses maghapon. Digna, malaking bagay yan diyan sa 79 years old. Malaking tulong yan. Makatutulong yan para lumakas ang kanyang resistensya. Makatutulong din yan para mabawasan yung plema niya. Makikita mo yan, susuka ng plema yan. Pero pag sumusuka ng plema, huwag kayong matatakot kasi kailangan niyang ilabas yun. Mapapansin mo, pati pagdumi niya malapot kasi even yung pagdumi niya, pati yung plema niya, naidudumi niya yun. Kasi di ba tayo, minsan pagka nauubo tayo, lumalabas ang plema, yung iba nalululun mo eh. So yan, tutulungan kayo niyan para ilabas yan through sa pagdumi araw-araw. Digna, sana nakakuha mo yung sagot ko. Tapos lagi niyong papainumin ng tubig, lalo ngayon mainit, no? No, importante sa kanya na umiinom palagi ng tubig. Yan ang sagot ko sa iyo, Digna Zelda Hupana. Sana nakuha mo, sana nailista mo, medyo mahaba yung naging sagot ko sa iyo. Mula naman kay Digna, puntahan naman natin si Lenny Marantal Pia, no? Good morning, coach. Yan ang sagot, tanong niya. Tanong ko lang po, ano ang pwedeng inumin ng ate ko ng food supplement para sa sugat sa baga? No? Grabe, sugat sa baga. Sabi ng doktor, pag sumusumpong naninigas ang kanyang batok at katawan, nahihirapan nung huminga. Sana mapansin niyo po, maraming salamat. Lenny, unang-una, medyo maselan yung kalagayan ng ate mo. Importante yan, may updated na medication yan. No, hindi mo naman nabanggit dito kung ano yung sakit niya. Ang sinabi mo lang, may sugat sa baga. So merong problema siya sa baga. Alam nyo mga kababayan, ang problema ho sa respiratory system nowadays, napakadelikado. Hindi ko po kayo tinatakot, sinasabi ko lang po sa inyo yung totoo. Diba, sinasabi naman ng WHO at saka ng Department of Health, na kapag yung mga may sakit sa baga ang dinapuan ng COVID-19, nagiging seryoso ang kanilang suliranin. Ngayon, Lenny, no? Lenny, ano ba yung magandang ating i-recommend dyan sa ate mo? No? Pag-cleansingin mo din, kagaya nung advice ko kay Digna, no? Para at least matulungan natin siya na lumakas ang resistensya. Tandaan ninyo mga kababayan, ang cleansing set natin, pampalakas ng resistensya.
Pag lumalakas po ang immune system o resistensya, yung katawan niyo nagre-repair yung cells and tissues. Pero, Lenny, importante na meron tong medication. Mahalaga dito ang medication, no? Merong mga procedure na binibigay dyan. Yung may mga spot sa baga, may tuberculosis, may sugat sa baga, yung nababalutan ng plema ang baga. May mga antibiotic, may mga gamot na kailangan hong i-take nila for some time. At the same time, i-cleansing nyo. Yun po yun, mga kabayan, sa lahat po ng nakikinig, no? Ang cleansing po natin, Ultimacy, virgin coconut oil, zinc with vitamin D, and crypto organic, hindi po ito gamot. Ito po ay kombinasyon to increase your immune system. Palakasin ang immune system. At kapag lumalakas po ang ating immune system, yun na po yung paraan ng katawan para mag-repair tayo ng cells and tissues. Yun na po yung paraan ng katawan para bumuti ang ating kalagayan. Yan ang sagot ko sa inyo. Halos parehas kayo ng tanong. Si Digna Hupana at si Lenny Pia. No? Lenny Pia. Mula dun sa dalawa na nagtanong tungkol sa respiratory system, pumunta naman ho tayo dito kay Maricel Diocchino, watching from Jeddah. Hello po sa inyo. Ingat po kayo, yung mga nanonood po from Jeddah. No, ingat po. Maraming salamat po sa pananood nyo. Okay, mula doon sa Jeddah, puntahan naman natin si Hamsiya Almasa. Hamsiya Almasa. No, sabi niya, "Good morning, coach. Ano po ang magandang ipainom sa laging nagpapawis ang kamay?" Okay. Pag palagi hong pinapawisan ang kamay ninyo, ibig sabihin active ang inyong sweat gland. No, wala naman hong masamang di naman masama yan, di naman yan nakakahawa. Yun lang medyo hindi lang komportable kasi pinapawisan ang kamay ninyo, no? Ano ba ang maganda sa mga ganyan, no? Unang-una, kailangan natin ng vitamin C and vitamin B complex para mabalanse natin. Maganda yan, combination ho ng vitamin C and vitamin B complex. Unang-una, maganda yan sa mga allergies, maganda yan sa mga pinapawisan ng paa, pinapawisan ng kamay, pinapawisan ng kilikili, yung nagkakaroon ng singaw sa katawan, yung nagkakaroon ng mga mouth ulcers, nagkakaroon ng rashes. Ano ang kailangan nilang supplement? No? Makinig kang mabuti, Hamsiya, sa lahat po ng nagtatanong tungkol dyan. No? Vitamin B complex. Ano ba yung produkto natin na mayaman sa vitamin B complex? Dalawa. Wheatgrass and barley and crypto organic. Yung dalawa ho na yan, mamili ka, Hamsiya, kung ano sa dalawa na yan ang iti-take mo. Pag crypto, 4-4-4. Pag wheatgrass and barley, 2-2-2. So pipili ka lang dun sa dalawa. At the same time, vitamin C. No, dalawa sa umaga, isa sa tanghali at isa sa gabi. Yan ang sagot ko sa iyo, Hamsiya Almasa. Sana tama yung pagkabigkas ko ng pangalan mo. Mula kay Ablasa, no? Almasa pala, sorry. Puntahan naman natin si Lebesej Tabat, no? Lebesej Tabat, no? Ano tanong niya? "Good morning, coach," sabi niya. "Ask ko lang po, anong dapat inumin ng kaibigan kong 30 years old? Pero almost 5 years na di dumadating yung monthly period niya. Salamat po." Una, Lebesej Tabat, importante 'to, makapagsangguni sa OB-GYN, no? Importante 'yon. Kailangan mapasilip niya, no? Makapagpa-check up ito, general check-up sa OB-GYN. Kasi nakakabahala na 'to, 5 taon eh. Sobrang tagal na niyan. Importante na ma-check up ano ba ang kanyang diferensya. Pwede kasing hormonal imbalance, pwedeng may diferensya sa matres, pwedeng may diferensya sa uterus, pwedeng basta OB-GYN ang kailangan nito. No, importanteng-importante na makapagpa-check siya sa OB-GYN. Ngayon, ang tinatanong mo sa akin, ano ba ang makakatulong na food supplement pagka ganyan na 5 taon na? Maganda dyan. Unang-una, syempre, kailangan niya ng virgin coconut oil. Kasi pagka ganyang 5 taon na hindi dinadatnan, kailangan niya ng antiviral, antibacterial, antiparasitic properties. Ang virgin coconut oil, mayroong ganong properties. No? 3 times a day, malaking bagay yon. Bigyan mo siya ng acai berry, 30 ml, 3 beses maghapon. Sobrang ganda ng acai berry as a super antioxidant. No? Tumutulong yan para mag-eliminate din ng toxin sa katawan. At the same time, kung halimbawa, no, magkakaroon siya
Sigurado ako sasakit ang puso niyan. Eh ngayon pa lang magkaroon na tayo ng prevention, no? Tumutulong kasi ang acai berry para mag-prevent ng pain, no? Ng pananakit ng puson, ng balaka, ng buto, ng kasukasuan. So 30 ml acai berry 3 times a day, virgin coconut oil 3 beses din, no? For the meantime, yun munang dalawa na yun. Mataas naman ang vitamin C ng acai berry. Eh. Tapos virgin coconut oil 3 times every day. Tapos pakainin mo siya palagi ng green vegetables, no? Mas kaya niyang kainin ng hilaw, mas mabuti. Tapos 5 years na to, medyo nakakabahala na to, Levesage Tabat, kailangan na nating mapatignan. Mapasilip sa kanyang ano, OB-GYN, no? Ano na siya, 30 years old, no? Bata pa naman to, hindi naman natin to masasabi na may PMS na eh. Normally, ang PMS o yung premenopausal syndrome, dumada po yan sa kababaihan pag magsi-50 na. Mga 45 years old and above. Eh nabanggit mo naman, 30 anyos, mabata pa siya. Sobrang bata pa para mag-PMS. Kaya kailangan mapacheck natin. No? Pag napacheck, ano? Pag napacheck mo, nagkaroon kayo ng record, laboratory test, pwede mo naman picturean yung lab test. I-send mo dito sa live. Tapos pag-usapan natin one time. Pagka nagkaroon tayo ng update. I-check, i-send mo rito. Nakakasend naman dito ng picture message. Para mapag-usapan natin. Levesage Tabat. Maraming salamat sa iyo, no? So for the meantime, acai berry 30 ml 3 times a day and virgin coconut oil 3 beses maghapon. So yun ang sagot ko sa iyo, Levesage Tabat. Mula kay Miss Tabat, puntahan naman natin si eto, si Recones Jason. No, coach, ano po ba ang dahilan ng pamamanhid ng kamay? Ano ang dapat inumin natin? Okay, ganito po mga kababayan, makinig ko kayo. Pamamanhid ng kamay. Unang-una ho, kailangan natin ng vitamin B1, B6, and B12. 1, 6, 12. Kasi pagka ganyang medyo nagkakaedad tayo, Recones Jason. Importante yun, nagtitake tayo nun. Ano ba pagkaing mayaman sa 1, 6, 12? Vitamin B complex, ibig sabihin. 1, 6, 12. No? Mga green vegetables. No? Nabanggit ko nga kanina, ang ating vitamin B complex, mayaman yan sa crypto organic, tsaka wheat, grass, and barley. Mag-take ka na yan. No? Kasi pag namamanhid na, alam mo yun, nagko-computer ka, namamanhid, tas nakapatong lang minsan sa lamesa, marami nagre-reklamo, namamanhid ang kamay. No, yung parang ano yan, yung minsan nga parang may tumutusok-tusok pa, yung parang yung nangangalay, yun ang ibig sabihin, ano? Nako, vitamin B complex yan. Normally, ano yan eh, process ng aging yan. Dinadapuan yan, mga 40 years old and above. No? Yung iba nga ho, bata pa lang, nakakaganyan eh. No, hindi ko alam kung anong edad mo, Jason. Ano? Pero, eh, kailangan mo nang mag-take, Jason, ng, ano, ng crypto organic o kaya wheatgrass and barley. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi na wheatgrass and barley or 444 na crypto organic. Yon. Samahan mo na ng ultima, 2-1-1. Dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Tapos mag-Santiate berries ka twice a day. Very good 'yan for blood circulation lalo na diyan sa pamamanhid, no, sa pangangalay ng kamay. Kasi sa ngayon, lalo na yung iba maghapon sa computer, no, nagse-cellphone, minsan yung kamay daliri, medyo namamanhid na. Kinakapos na tayo niyan sa antioxidant, vitamin B complex, and vitamin C. Inom ka palagi ng tubig. Tapos Jason, mag-exercise ka. Baka kulang ka sa exercise. Importante yon. No, mga kababayan, importante yung 30 minutes exercise every day. Mula kay Jason, sana nakuha mo sagot ko. Mula kay Jason, no? Puntahan naman natin to si Celine Casenas. Ito pa. No? Ang tanong nito, hello coach, ano pong supplement ang para sa may arthritis? Bibigyan ko kayo ng bird's eye view sa arthritis. Una, kaya nagkaka-arthritis, no? Yung pananakit ng mga kasukasuan, mataas ang uric acid sa dugo. No? Ang tao po na dinadapuan ng arthritis, naku, masakit yan eh. Arthritis, gout, rheumatism, isa lang po ang dahilan niyan, mataas ang uric acid. Umiwas ho kayo sa karne. Pag masyado ho kasing maproteina ang pagkain natin, ataas ang uric acid nyo sa dugo.
No, pag puro protina, pritong manok, pritong manok, pritong manok, umaga, tanghali, gabi. No, puro karne. Isda, karne, isda, prito, puro prito. Okay sana kung fresh, no? Okay 'yon. Kakainin natin ng fresh yung isda, okay 'yon. Pero kung pritong isda, prito, prito, no? Eh talagang madadali ho tayo ng arthritis niyan. Puro mantika, uric acid eh. No, ano ba ang maganda sa uric acid? Mag-cleansing kayo, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ang cleansing po, yung nasa harapan nyo, nilagay ko na po dyan eh. Yan, nakikita mo ba? Ah, Celine, ayan, sa harap. Mag-cleansing ka na. Ultima 211, Crypto Organic, 444, Zinc with Vitamin D 2 times a day, and Virgin Coconut Oil, 3 beses maghapon. Pero kung masakit na, nanakit na, kailangan mo nang mag-acai berry, 3 beses maghapon, 30 ml. Bukod dun sa cleansing. Medyo madami yon. Mga makaisang botik ang acai berry, support yon. Makikita mo yan. Giginhawa ang pakiramdam mo. Hindi kasi masarap yung masakit yung kasukasuan. Eh. Lalo na yung mga daliri mong pagising sa umaga, yung nahihirapan kang ibuka at i-close open. No? Yung tuhod mo na medyo pag nakatayo ka at naglalakad ka, medyo nagkikiskisa na yung inyong tuhod doon sa loob. Eh, napakasakit yan. Yung mga namamagahon daliri sa paa, naku po, eh unang-una, kailangan yung mag-cleansing dyan para mabawasan ang uric acid natin sa dugo. No? Cleansing at the same time, kung masakit na nga, ang isa ho sa natural pain reliever natin, acai berry. No? Acai berry, 30 ml, 3 times a day. Kung titignan nyo yung regarding sa prevention natin, ang acai 30 ml, once a day, pwede na eh. Pero pagka masakit na ho ang arthritis ninyo, nagiging 3 beses po maghapon. Anong ibig ko sabihin? Mas nakakatipid ho kayo pagka nagpe-prevention. Kaya nga, prevention is more cheaper than cure. More cheaper yan. No? Mas matipid. Kaya sa mga nakikinig po, huwag nyo nang intayin magka-arthritis kayo. Ngayon pa lang, uminom na kayo ng acai berry 30 ml sa umaga. Prevention yan para hindi ho basta-basta tataas ang uric acid nyo. Yan ang sagot ko sa iyo, no? Sana nakuha niyo po, mga kababayan. Mula naman doon sa nagtanong tungkol sa arthritis, puntahan natin si Gracie Requirme. Sana tama yung aking pagkabigkas ng pangalan mo. Good afternoon po, coach. Sabi niya, tanong ko lang po, pwede ba ipainom ang Choco 8 sa bata na 3 years old at 10 years old? Salamat po. Pwedeng pwede. Once a day, painumin mo. Metiamine and B-complex ang Choco 8 para sa development ng bone, pampatangkad. Ang ibang tawag natin dyan ay Chlorella Growth Factor o CGF. Yan ang sagot ko sa iyo, Gracie Requirme. Mula kay Gracie, puntahan naman natin si... Eto, pumasok. Si, eto, nawala. Si Jolly Mahinay. Yon, Jolly Mahinay. Mahaba-haba yung babasahin natin sa kanya. Good morning po, Coach Jericho. Ano po ang supplement para sa 13 years old? Wala po siya ganang kumain. At yung anak ng friend ko may epilepsy. Yung anak niya, tapos right hand po niya ay nag-numb or ngalay po daw. No? Ano dapat na supplement? To, isa-isahin natin. Ano? Yung anak mong 13 years old na gusto mong tumaba, bigyan mo ng prime juice pag kumakain. Mga nanay, mga tatay, mga parents na nandito na may mga anak ho kayong mga payat. No? Ang anak nyo ho, bigyan nyo ng prime juice kahit once a day habang kumakain. Halimbawa, umaga o tanghalian. Malaking bagay ho yan para makagain ng weight. Pero napaka-natural po niya. No? Sobrang sustansya ho niya ang ating prime juice sa mga bata para ho tumaba. Yung mga anak ko nating medyo payatot na malalakas namang kumain pero payat pa rin, no? Gusto ko natin magkalaman siya, medyo maglaman ng katawan. Unang-una, syempre, huwag niyong pakakainin ng masyadong mamantika o huwag niyong pakakainin ng mga pagkaing mga processed meat o processed food. Pakainin niyo pa rin ng gulay at prutas, no? Pakainin niyo sariwang isda, sariwang karne, papakainin niyo sila. Tapos bigyan niyo ng prime juice once a day, malaking tulong 'yan. At the same time, 3 times a day na Crypto Organic. Meron yan thiamine and B-complex for bone development. Bigyan nyo ng 2 times everyday ng Ultima C. Doon sa 13 years old yun.
Oh, nakuha mo, Jolly Mahinay. Doon naman sa anak ng friend mo na may epilepsy ang anak niya. May epilepsy bata. Para hindi magsi-seizure, bigyan mo ng 3 times a day na virgin coconut oil. Mga nanay, mga tatay, yung may mga anak po dito na may epilepsy ang inyong anak, mga bata, para hindi ho sinusumpong ng seizure, bigyan nyo ng 3 times a day na virgin coconut oil. Pangatlong tanong mo, dami mong tanong, Jolly ha. Pangatlong tanong, nangangalay daw ang kamay. Sino ba yung nangangalay ang kamay? No, ang tanong ko, yung bang nanay nung bata? Sabi ko nga kanina, pag nangangalay ang kamay, nangingirot-ngirot ang kamay, crypto-organic ang kailangan dyan. Kasi kailangan niya na ng vitamin B complex, ang crypto-organic at wheatgrass and barley, mamimili lang doon, ano? Mayaman sa vitamin B complex. Tapos bigyan mo ng ultimacy, 2-1-1, yung nanay na namamanhid ang kamay. 2-1-1. Why? Combination po, mga kababayan, ng ultimacy and crypto-organic, vitamin C and crypto-organic na mayaman sa vitamin B complex, perfect combination yan sa mga tao po na medyo nangangalay na kamay. No? Sobrang ganda niyan, lalo na sa mga nakakaedad na kaedad ko na medyo mahigit na ho sa 40. Malapit na ho tayong golden age. Kailangan na natin ng support ng ultimacy and crypto organic. Yan ang sagot ko sa iyo, Jolly. Tatlong tanong 'yun ha, sana nakuha mo ha para dun sa bata na walang ganang kumain. No? Para doon sa bata na may epilepsy at para doon sa nanay naman ng bata na namamanhid ang kamay. Yan ang sagot ko sa iyo, Jolly Mahinay. Yan ang maganda rito sa Uno Live eh. Nakukuha natin po ng first hand yung inyong mga concern. Mula naman dito kay Jolly Mahinay, puntahan natin si Lorna Saspa Kabual. Ito, may tanong siya. Coach, ano po ang maganda sa nanginginig mga kamay at mababa ang potassium? Yan. Nako. Eto, makinig ka Lorna, no? Una, yung potassium, makukuha natin yan sa saging. Makukuha natin yan sa saging na saba, saging na latundan, o anything, saging. Dalawang saging maghapon sa isang araw, malaking bagay na support yon para sa potassium. No? Sobrang ganda ng potassium ng saging. Sa supplement, ano ba ang mataas ang potassium? Ay, napakaganda ng wheatgrass and barley. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Very rich ng potassium ang wheatgrass and barley. No? Tapos bigyan mo na ng ultimacy, 2-1-1. Malaking tulong yon, wheatgrass and barley and ultimacy. Kung nanginginig pa rin ang kamay niya, dami nagtatanong ngayon ha, tungkol dyan sa uric acid na yan. Ha. Makakatulong yon. Bigyan mo na rin siya ng Sante 8 berries kahit isa lang sa umaga. Lorna Saspa Kabual. Sana nakuha mo. Kung wala kayong wheatgrass and barley, pwede po nating i-alternative ang crypto organic. Tandaan nyo po mga kababayan, meron tayong napakaswerte natin sa Uno kasi meron tayong dalawang main products na mayaman sa vitamin B complex. Kung naubusan kayo ng crypto, may wheatgrass. Kung naubusan kayo ng wheatgrass, may crypto. Halos pareho po siya ng content ng ating vitamin B complex. Uno, ang ating naipaglingkod ngayong araw ng Linggo. No? Yan po ang ating naipaglingkod sa inyo. Today is Sunday, May 23, 2021. Mahigit na po ng alas 4 ng hapon. Nagsimula tayo bago mag-alas 3 kanina. Nakapag-discuss na po tayo ng regarding sa cleansing, sa mga sintomas ng sakit, at nakapag-servisyo na po tayo sa ilang mga katanungan ng ating mga kababayan. Sana po sa maliit na pamamaraan na ito ay nakatutulong kami. Maraming salamat po sa Uno sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa ating mga kababayan na kapagtatanong sila ng libre at sa abot po ng ating makakaya, isinasagot po natin ang diretso. Sana po masunod po at sundin nyo ang ating mga sagot. No? Salamat sa Diyos kasi nagiging maliit na kasangkapan po tayo para makapagbigay biyaya sa ating mga kababayan at sa ating mga kauno. Uli mga kababayan, magkita-kita po tayo sa Lolo Obin sa Wednesday, alas 3 po. Ako po ang inyong lingkod. No? See you next week, Wednesday, Friday and Sunday again, alas 3 hanggang alas 4, Uno Live. No? Huwag po kayo masawang sumubaybay. Ako si Jericho Mendoza, to God be the glory.